guys, muli ito at si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga pangangatawan. Muli guys, alagaan po natin guys ang ating mga katawan, lalong-lalo na po sa tayo ay nasa ibang bansa. Huwag po natin pabayaan ang ating mga sarili, no? Dahil malayo po tayo sa ating mga pamilya. Ito, nandito na tayo ngayon guys sa ating pinakaabang-abang sa hiling ng karamihan, no, na pinagbigyan ni Kalinga Prab. So bago po tayo pupunta doon sa ating reaction video, nais ko po muna supportan po muna natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalinga Prab. Ganun din po guys sa lahat po ng mga pinapromote ni Kuya Bal, ay supportan po natin guys, lalong-lalo na po guys ang landing pad. Supportan po natin guys. Huwag po tayo mag-skip ng ads sa bawat upload po ni Kuya Bal Santos Matubang guys. So, at ganun din po guys, makisuyo po ako sa inyo sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog. Pa-subscribe na rin po kay Ate Yoli's Vlog. Pasama nyo na rin po ako sa inyong subscription. At pa-click na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat upload po natin ng ating reaction video ay ma-notify din po kayo. So, let's go. Puntaan po natin guys. Ito ang binigyan tayo ng katugunan ni Kalinga Prab sa mga hiling po ng karamihan na sana ay mapuntahan din ni Kalinga Prab or ni Kuya Bal ang bahay ni Ryan. So let's go guys, bago tayo dito magbigay ng reaction video, tingnan po natin guys ang ating video clips na nakuha kay Kalinga Prab. Yung bahay ni Ryan, mga kalinga. Kapatid mo yan, ilan kayong magkakapatid dito? Ha? Apat? So yung yero nyo, ang napansin ko sa bahay nyo, yung yero nyo ay sana nabulok na ano. Ano siya, luma na rin siya. Pero okay naman, presentable. Kahit hindi niya alam na pupunta tayo, malinis. Ano sa inyong bahay to? Opo, sa amin po. Itong ano, lupa? Hindi. Ay, hindi? Hindi. Nakikita ano lang? Nakikitayo lang. Ang bahay lang. Iba rin pala nag-aalis ng mga kapatid mo? Ang supply? Hindi. Mainit ang bahay niyo kasi yero agad bro. Kaya mainit yung bahay. So, asa si sino kasama niyo pa si nanay? Si papa mo? Wala po. Nagtatrabaho po. Wala kayong pasok ko yan? Sabado eh, no? Opo. So, anong ginagawa pag Sabado? Wala po. Nagtutulong pa ako sa mga gawain kong bahay. Tapos, sa mga kapatid ko, inaasikaso ko rin din po. Ako, kilala mo? Si Kuya Rab Matubang po. Huwag kaling, matalino. Kumusta naman po si Ryan bilang isang panganay po? Okay naman po, masuri po sa amin. Bait, hala, parang bait itong batang to. Sige, isa po isang lalaki. Tapos? Pero kung inaasahan namin. Tagaluto, tagabantay ka mga magkapatid niya. Ang klaseng ano mga ginagawa niya po? Paano siya naasahan? Siya na po nagluluto. Pag naalis pa ako na duty, siya na po pinapaluto ko sa bahay. Katulong niya po yung isa kong anak. Na-duty po kayo? Mm-hmm. May sahod po ba yun? Meron. Buwan-buwan. Buwan-buwan, magkano? Isang libo, buwan-buwan. Bakit? Paano ka nakakatagal sa ganyan trabaho na eh? May nakukuha po nga po kami sa munisipyo. Kaya sa buwan pa, mag-upo. Ganyan po yun. Ano naramdaman niya ngayon ng si Ryan ay nakalapit po sa Kalinga? Ay, masaya po. Kasi, yun nga po. Nakilala namin si Ryan doon pinakoy Tatay Robin. Anong naramdaman niyo po doon? Siyempre nung una, marami nang baba sa kanya. Ano po naramdaman niyo? Marami nang sasabi ng masama kay Ryan. Inaya ko lang po dahil kilala ko naman po anak ko. Ayun, magandang sinabi ng isang ina. Kasi ikaw nakakilala sa kanya. Ayun, doon sa pagka gusto niya kay Rachel, wala naman po kayo. Okay lang sa'yo? Okay lang po sa akin. Sa kanya naman po. Sa kanya naman po. Basta maging inspirasyon na lang. Saka din niya pinatuloy ang pag-aaral. Mm-hmm. Yun ang po importante yung pag-aaral niya. Pagkatapos siya, parang makatulog na sa mga kapatid niya. So ngayon po, extra-extra niya po, nakikulong din po sa inyo. Mm-hmm. Eh. Hindi na po siya nangyayin sa akin allowance. Kamasahe po. Sa kanan niya na. Kasi malayo po ang school namin. Kaya ako, di ko rin na-expect na ganun. Nahirap lang din pala siya na mayaman po kayo, nahirap. Well, kasi nagsasabi ako may harap, pero mayaman ako. Kung construction lang po yung asawa.
construction ng asawa mo, hindi pa walang construction, tapos walang sahod mo, isang libo lang isang buwan, paano nyo po na tataguyod yung apat nyo pong anak? Minsan po na ano, na sideline, siya nagpitinga-tinga. Pag wala pong duty, minsan nung nagbabarbecue ako. Paano po yung sa tingin nyo po na pinakamaitutulong na namin sa inyo, ng team kalinga po sa inyo? Gusto lang po mapag-aaral ako sa Raya. Pag-aaral lang sa Raya nyo lang? Bakit po kayo? Kaya sige lang po, okay lang po. Bakit po na yun? Ano po kayo naluluwa mo? Gusto ko po siya matulong. Gano'n niya. Kaling malaki tulong na po sa akin. Naluluwa namin si Raya. So, mas gusto mo? Kasi nag-iisa po siya lalaki. Hindi siya lang po yung makakatulong sa papa niya. Ito yun, Raya? Ano po, laking tulong na sa'yo yung mga pag-aaral ka lang. Paano yung sa'yo? Ito yan. Matupad yung pag-aaral siya. Pag nakapagtapos siya, pwede niya mapag-aaral yung mga kapatid niya. Ba't po kayo naluluan na eh? Kasi po masaya po na natulungan niya po yung anak ko. Masaya na po. Medyo na rin ako sa kasi hindi ko kasi na-expect na ganyan. Hindi ko nga po sa akalain na makukuha ko siya. Hindi mo akalain. Kasi kung hindi ko sa amin, katulad po siya napasok, nauwi. Hindi po siya pinapayagal na makikano sa iba. Hindi mo barkada po, pero yung barkadang ano po, hindi ko lang pinapayagal. Ang mabait ng mga anak nyo na, yun. Ang mabait, nagtatahimik. Isa ko pa, tulog pa. So, ay mga kalingap, sagutin nyo po sa comments kung papayag po kayo na maging scholar po natin sa Ryan. Gusto ko rin po malaman ang inyong suggestions po. So, comment nyo na po kung karapat dapat po siyang scholar at kung bakit. So, yun guys, no, nakita natin dito sa video clips na nakuha natin kay Kalingap Rob. Napinuntahan na nga ni Kalingap Rob ito si Ryan sa kanila at ikinagulat din ni Ryan, no, hindi alam ni Ryan na pupunta si Kalingap Rob sa kanila. At yun nga, nakita na rin guys ang kanilang sitwasyon. Nakita nyo naman sa video, no, ni Kalingap Rob ay ang bahay nila may medyo kalumaan na, no, at nakita po natin yung upuan nga ay yung upuan na yun parang ayun ay sa panahon pa po yun ng aking lola, no, ng mga lola natin. Pero yun nga, nagagamit pa nila, no, at nakita naman natin yung sitwasyon ng bahay. At dito nga guys, alam ko marami po dito naman ang napaluwa, no, sa interview sa ina ni Ryan, di ba? Dahil ako guys, nakita din naman natin si Kalingap Rob, medyo napapa-teary eyes na rin si Kalingap Rob, at nakita natin si Ryan, no, tumulo na rin yung luwa ni Ryan sa pag-interview ni Kalingap Rob dito sa kanyang ina, na sobrang yung hirap din sila sa buhay sa kanyang, sa kabila ng kanyang mga anak ay sa kaapat niya na anak ay tinataguyod nila, no, na makapag-aral. At ayun nga dito sa nasabi ni Kalingap Rob ay ang kanyang ina ay nagtatrabaho, no, sa barangay. Alam naman natin may mga barangay health, no, sa atin may mga kababayan po tayo na siyang nagtatrabaho sa barangay hall. Dahil meron po ako isang din friend, no, best friend ko ay nagtrabaho din po ng ganun sa amin. Kaya yun pala, dun ko lang nalaman guys, no, dito sa interview ni Kalingap Rob na yung sahod pala is 1,000 peso lang. Sana po makiusap naman kami, no, sa ating government na sana dagdagan man lang ang 1,000 na yun dahil sobrang baba po sa isang buwan po nilang pagtatrabaho, no, sa barangay. Ganun lang ang matatanggap nila. Sana maawa din po, no, magkaroon din ng blessing, magkaroon din ng ano, para kumbaga maibsan man lang, no, ang kahirapan sa buhay ng ating mga kababayan guys. Dahil nakita natin, no, kahit sa ating barangay magkano lang binibigay na sahod nga isa-isang buwan. At kahit na dito si Kalingap Rob, na paano nyo po yung nanay na pagkasya sa apat niyong anak ang 1,000 isang buwan. Diba guys, dahil kung normal po tayo, no, na ang 1,000 guys, kumbaga parang 2 araw mo lang sa pagkain lang. Kaya sobrang hirap din pala nito ng pamumuhay ni Ryan. Kaya dito guys, na kanina nang pinapanood ko ito, nasabi ko sana
ito siguro ng time na mamahalin no ng karamihan yung mga nambas kay Ryan. Mamahalin po natin ito si Ryan dahil nakita natin ito na nga guys na sabi niya dito, tinanong nga dito no, kung anong gusto ko, ano ba ang natanong ni Kalinga Prab, ano po ba nanay ang gusto niyong maitulong namin sa inyo dito dahil nakita ko na po ang sitwasyon ninyo, dahil kahit na si Kalinga Prab ay nagulat po talaga guys no sa pamumuhay din nila Ryan. What ang nakita niyo guys, ang sagot ng kanyang ina ay ang tangi lamang mapaaral ang kanyang anak. Diba? Mapaaral lamang si Ryan at dahil ang sabi ganito ng kanyang ina, dahil pag ito ay napatapos, nakatapos siya ng pag-aaral, ay mapaaral niya rin ang kanyang mga kapatid. Di po ba? Dahil si Ryan nga ay isang panganay at nag-iisang anak na lalaki nila, no? Kaya yun lamang ang tanging hiling, kahit na si Kalinga Prab nagsabi, hindi humiling si nanay na mapaayos ang kanilang bahay or ano, ang ano lang talaga ni nanay na matulungan si Ryan sa kanyang pag-aaral. At dito guys, nakita natin dito, kahit yung kapatid ni Ryan na 4 years old, no, yung bunso nila, tinanong ni Kalinga Prab, anong masasabi mo guys sa 4 years old? Nakita natin ang sagot niya, salamat po at na-vlog nyo na kami. Kahit na po yung bata, naintindihan ng bata na once na na-vlog sila ng Kalingap ay talagang magbabago ang kanilang buhay. Matutulungan sila, di ba? Kaya dito ngayon, hindi, wala akong maraming masabi dito dahil nakita natin ang sitwasyon. Dito guys, ulitin ko no, sa mga previous kong reaction doon sa Rochelle na sinasabi ko nga na sana maging ipairalin natin ang pagmamahal, no? Pagmamahal natin sa kapwa natin. Dahil ako guys, mula nang umpisa na nakita ko na lumabas si Ryan, na mula nang umpisa pa lang na na-interview sa doon ni Kalinga Prab doon sa bahay ni Tatay Robin na walang iba ay si Indiano Biculano, no? Na nandun pa nga si na Kuya Robin sa Sorsogo na dumating dun si Ryan sa kanila eh, si Ate Pea lang ang nandun. Ang doon ang, diba, nasabi ko na guys, sa una pa lang yun, nasabi ko na siguro ay nangangailangan din siya ng tulong. Tama guys, ang kutob natin. Tama po yung kutob ko na hindi po dito lumitaw si Ryan, hindi po dahil sa gusto niyang maano yung puso ni Rochelle, makuha o no. May purpose po, may reason si Ryan, no? Kumbaga, may reason si Ryan kung bakit siya lumitaw dahil gusto niya rin na matulungan sila. Dahil siguro guys, ito na lamang ang naisip ni Ryan na paraan para makatulong sa kanyang pamilya. Dahil nga sa kanyang edad na 17 years old at nag-aaral, siyempre alanganin pa rin po talaga siya makakuha ng full-time na trabaho. Ganun lang po talaga ang matrabaho makuha niyo, no? Kagaya sa trabaho niya dito kay Kalinga Prab bilang extra-extra dito sa paggawa ng bahay, yun lang po talaga ang kaya niya magawa. Hindi siya makapagtrabaho ng full-time dahil gawa sa kanya ay nag-aaral siya. Yun nga guys na ang reason talaga kung bakit si Ryan, no, dito nakita na natin, ang reason kung bakit si Ryan lumabas ay dahil sa gusto niya makaahon din sila sa kahirapan, matulungan man lang siya sa kanyang pag-aaral. At dito nakita nyo naman guys, na sinabi ng kanyang ina na malaking tulong ang natanggap si Ryan sa Kalingap, no, natanggap siya ni Kalinga Prab bilang mag-extra doon sa bahay ni na Trixie, na hindi na siya nakapanghingi, hindi na siya nanghihingi sa nanay niya ng kanyang baon or kanyang pamasahe, kundi siya nang sumusolder sa kanyang sariling pamasahe dahil nga gawa sa binibigyan po ito ni Kalinga Prab. May sahod siya doon kay Kalinga Prab, no? Kaya dito nakita natin guys na talagang decidido si Ryan na makatapos po ng pag-aaral. Kaya dito sa vlog ni Kalinga Prab, tinatanong niya na comment kayo guys kung karapat dapat ba si Ryan na matulungan magiging scholar ng Kalingap. Para sa akin, Kalinga Prab, yes, karapat dapat si Ryan na maging scholar ng Kalingap. Dahil unang-una, may pangarap siya. May pangarap si Ryan na makatapos. Dahil ang pangarap niya, yun po ang kanyang pinanghahawakan na pagdating ng araw ay siya ay makatulong sa kanyang pamilya, makatulong sa kanyang kapatid, sa mapagpaaral sa kanyang kapatid, at makatulong sa kanyang pamilya, sa kanyang magulang. Kaya parang karapat dapat din po siya maging scholar ng Kalingap.
No? Yun po ang masabi ko dito, guys. Kaya sana tayong lahat, masabi ko ulit, tayo man o may nakita tayo dito, lalo na sinusubaybayan po natin ngayon para ito na nga nasabi ko sa last vlog ko. Ito yung reaction ni Ate Yuli para matatawag na natin na Kalingap Showbiz dahil ay nire-reactionan nga natin itong mga love team, no? Na may makita man tayo mga bagong rules, mga bagong character dito sa teleserye na binubuo ni Kalingap Rab ay huwag po muna tayo guys mong husga, no? Alamin po muna natin kung ano po ba ang sa kanilang sitwasyon. Napaluha po talaga ako. So, totoo promise guys, napaluha ako kanina sa nanay niya, no? Dahil na, yun nga, tinanong ni Kalingap Rab na ano na yung masasabi niyo na sa vlog namin bilang na pumasok si, na maraming nambabas kay Ryan dahil maraming nagmamahal sa Rochelle. Pinapabayaan, ang sagot ni nanay na pinapabayaan niya na lang ay importante, alam nila kung ano, kung sino ang kanilang anak. Tama po yun. Yun po, para masabi ko, no, tama po yung sagot ng nanay dahil unang-una ang magulang, ang ina nakakaalam ng totoo kung anong klaseng pagkatao ang kanyang anak, si Ryan, di ba? Gaya din po nga dito sa atin, guys. Tayo dito bilang as a Kalingap, as a reactor ng Kalingap, nire-reactionan namin ang bawat vlog ni Kalingap Rab, ni Kuya Balo, ano, lalong-lalo na dito sa Edrain, no? Ipasok muna natin sandali, kahit konti lang. Dahil ayun na nga nakita dito, hindi ako palagi nag-reaction dito sa Edrain. Ito ay nag-reaction ako paminsan-minsan pag nakita ko talaga si Kuya Bal, may mga announcement, no? Na kagaya niya na medyo nag-below the belt na yung mga Edrain. Ang masabi ko lang dito sa lahat po na sumusuporta kay Ate Yoli's vlog, maraming salamat po sa inyo, sa mga comment niyo po na kayo pong nababahala na sana hindi ko pansinin yung mga nambas. Hindi ko po yun pinapansin. Ang masabi ko lang po sa inyo, focus po tayo dahil tayo ay nandito dahil sa Kalingap, lalong-lalo na po kami po si Ate Yoli. Hindi pa man ako nung nag-reaction sa Kalingap ay suportado ko po ang Kalingap, no? Nagbibigay po kami, may grupo kami sa Kalingap, kasama po ako sa Kalingap OFW Mix Group. Yun po ang aming grupo. Nagbibigay po kami kay Kuya Bal, no, ng habot kaya naming maibigay na tulong para makatulong man lang sa mga natutulungan nila ng Kalingap. Yun po guys ang ano nga rin namin, makatulong. Dahil para sa atin guys, para sa akin, maliit man o malaking nabibigay namin, kung galing sa puso namin ang pagbigay, ay masaya na kami. Yun ang sinasabi ko na tayo nandito sa abroad, nakita natin ang kahirapan. Nakita natin ang kahirapan sa Pilipinas. Diyan sa mga vlog ni Kuya Bal, vlog ni Kalingap Rab, at saka sa kung sino-sino pa mang mga Kalingap partners. Nagbibigay tayo, marami sa amin dito sa grupo sa Kalingap, mga Kalingap members, na nagbibigay kami kahit magkano. Dahil sa gusto namin makarating din, makatulong kahit papaano sa tao na yun. Pero yun nga, ang totoong tumutulong ay hindi na po ninyo hinahanap kung saan pa ni Kuya Bal ibibigay, kung saan ni Kuya Bal, kanino ni Kuya Bal ibibigay yung binigay nyo. Bilang patunay na totoo kang tumulong, ibigay mo ito po, ibigay ko. Huwag mo nang hanapin pa kung saan ibibigay. Kagaya lang, kung bakit ko guys nasabi ito, kasi may narinig ako noon, nasabi ko rin sa nakarang vlog ko, itong Edrain na ito, itong mga Saltec na Edrain na ito, na ang dinig ko pa nga, binabawi nila ang kanilang nagastos sa pa-birthday nila kay Rina. Asan ang pagmamahal nyo kay Rina? Kung talagang minahal nyo si Rina. Minahal nyo si Rina dahil may agenda kayo. Mga leche kayo, may agenda kayo kaya minahal nyo si Rina. Tama ba yan? Matino ba yan na babawiin nyo yung ginastos nyo sa birthday ni Rina? Sabihin mo na ibawas doon sa mga perang naipon kay Rina? Kaya ito guys, I'm sorry, medyo sagutin ko lang ito dito. Ito din isang nag-comment ditong basher. Anong sabi mo?
dumikit dahil may pera, hindi po ganun si Rachelle, no? Dahil inaano nyo, or si Erica, hindi po. Ito po si Rachelle, si Erica ay matitinong tao. Matino, normal. Kung mabigyan man ito si Erica ng love team, bilang matuloy man ang love team ni Erica at saka ni Ido, ito po ay si Erica is normal, si Ido is normal, si Rachelle is normal, si Ruel is normal. Hindi po kagaya sa pinipilit yung i-partner, yung taong normal sa taong hindi normal. Pinipilit yung gawin pareho sa inyong abnormal na pag-iisip. No? Pag gawin yung abnormal na pag-iisip itong si Ido at saka si Rina. May sakit si Rina, intindihin nyo yan. Paulit-ulit po namin sabihin, may sakit si Rina na dapat manalangin kayo, mga i-drain kayo. Kung sino man, hindi ko po nila lahat ng i-drain. Alam ko may mga mabuting i-drain. Alam ko may mabuting community, lalo ng i-drain community. Mabubuti po yan. Matitino po yung i-drain community na kung saan ay hawak ni Dr. Lab. Mabubuti po sila. Ito lamang po ang nag-iisang. Ang founder ay nasa Hong Kong. Buksan nyo po yung mga isipan nyo. Buksan yung isipan nyo na tanggapin nyo na wala na ang i-drain. Dahil kung alam ko dahil sinabi ni Kalinga Prab, kung naintindihan nyo, nakita nyo, nintindi yung bawat vlog na sinabi ni Kalinga Prab na hindi na siguro ibabalik ang i-drain hanggang doon na lang sa pagpaalam ni Ido. Diba? Kaya huwag kayo mang gulo. Kung papasok kayo sa mga nagbablog, tandaan nyo guys, sa mga sinasabi nyo, mga baluktot nyo pagsasabi, ito lang po masabi ko sa inyo, na sana manalangin kayo yung mga sinasabi nyo, pambabasa kahit kanino man, na sana ay hindi yan babalik sa inyo or hindi babalik yan sa inyong mga mahal sa buhay. Yan lang po masabi ko. Kaya sa mga sumusuporta po sa akin, maraming salamat po sa Rochelle Fanatic International. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagmamahal sa Rochelle na lagi po nandito sa aking mga reaction video. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po sa concern nyo rin po sa akin na may nakikita kayo manambabas. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po yun papatulan na hindi ko po ibaba ang aking level para sa kanila. Kung hanggang ganun na lang ang utak nila sa pag-intindi sa kalagayan ni Rina, hindi po kami ganun. Kaya sorry po sa inyo, no? Sana ay ang masabi ko lang kung ano mang ginagawa niyong pambabas sa kay Ido man o kat kanino mang mga Kalinga partners o kanino man mga reactors, sana ay hindi yun babalik sa inyo, lalong-lalo na hindi babalik sa inyong mahal sa buhay. Yun lang po guys ang masabi ko. Maraming salamat po. At dito nakita natin guys, ako suportado ko po. Suportahan po natin si Ryan na sana lahat po tayo ay maging mag-agree na maging scholar to ni Kalinga Prab dahil malaki pong may tutulong natin sa kanya. No? Dahil ito po ang karapat-dapat po talaga matulungan. Nakita nyo dito guys na kahit ang kapatid niya na 4 years old, ang sinabi kay Kalinga Prab, salamat dahil na-vlog niyo ako. Ibig sabihin guys talagang pinangarap nila na marating din sila ng Kalingap. Na parang nandito guys na umasa sila na dahil sa Kalingap ay magbabago ang sitwasyon ng buhay nila. Dahil sa Kalingap ay makatapos ang kuya nila sa pag-aaral. Di po ba? Kaya maraming salamat po guys sa inyo. At ingat-ingat po kayo. Saan man po hinda ako ng mundo. Muli po guys, magpaalam muna tayo. At medyo short video lang itong ginawa natin. Dahil ayoko po mag-upload, mag-video na video na dadala tayo no, sa mga bad comment na yon. Pero gusto ko lang po sa araw-araw natin is always good vibes lang po tayo. Always ilagay pa rin natin sa center natin ang ating Diyos. No? Kailangan lagi po tayo nakakonect sa ating Panginoon. Huwag po natin kalimutan yon. Maraming salamat po at mag-ingat po kayong lahat. Bye. God bless.